Magandang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa ating mga vlogs. For today's video ay mayroon naman tayo tutuklasin na bagong kaalaman na ating natuklasan at nais ko naman i-share sa inyo. Kaunting kaalaman lang po na kung saan makapagbigay ng pagmulat ng ating kaisipan. Napakahalaga sa isang tao na magmulat sa ating kaisipan na tayo po ay manibago sa ating mga hinaharap. So, minsan ba ay tinatanong natin sa sarili natin kung bakit tayo ay ayaw magtrabaho, wala tayong naisip na trabaho buong magdamag. At kinukumpara natin ang sarili natin sa ibang tao na marami silang nagawa sa buong araw. So, let's talk about it kung bakit. At minsan, naisip mo rin ba na kung bakit wala kang nagawa? Wala kang nais gawin? Magandang kung yaan ay tinatanong mo sa sarili mo, magandang katanungan yan. Alam niyo ba kung bakit? Kapartner, kapag ang tao ay masipag, maraming ginagawa, maraming plano at ginagawa niya ang plano niya. Ganito yun. Kasi kapag marami tayong nagawa, marami kang nagawa sa buong araw, ang ibig sabihin noon, na marami kang naisip. Kasi kapag ang tao walang naisip, kumbaga yung isipan niya, yung utak niya, hindi nakapag isip ng nais kagawin. Kaya sabihin ko sa inyo, yung ginawa natin o mga ginagawa natin araw-araw, bunga yan sa ating pag-iisip. Kaya kapag ang tao ay tinatamad at walang ginagawa, malamang walang iniisip. Kasi lahat ng ginagawa natin, nanggaling yan sa isipan natin. Excuse me. Totoo yan, mga kapartner. So kapag ang tao ay napaka-busy, na maraming ginagawa, hindi nakapagtigil sa trabaho kasi napaka-busy yung utak natin. Alam nyo ba? Na kapag ang tao ay maraming ginagawa sa buong araw, kasi nakaprogram yan sa isipan niya. Kaya niya nagawa yun. Na gumawa ng mga bagay dahil po sa kanyang naisip. Kapag ang tao ay laging nakatambay, laging nag-aantay, nagpapalipas ng oras, at sabihin niya sa sarili niya wala siyang naisip na gagawin at wala siyang nais gawin, kasi sa utak po yun, hindi siya nag-isip. Kumbaga yung utak niya tamad mag-isip, kaya sasabay yung katawan natin, tamad din tayo magtrabaho. Kapag ang utak mo ay
nagtatrabaho, sigurado magtatrabaho din yan ang katawan mo. Ayan po, partner. Ideya na kung saan malalaman natin kung bakit ang tao, ang isang tao ay walang nagawa, walang magawa sa buhay niya. Kasi ang dahilan, hindi siya nakapag-isip. Kumbaga, hindi namamahinga lang yung isipan. Kasi pag marami kang iniisip, marami kang nagagawa. Ayun lang po guys. So napakahalaga na alam natin kung bakit. Alam natin sa sarili natin. Diba? Kapag hindi ka naman na wala kang gana magtrabaho, kasi wala din sa isipan mo na magtrabaho ka. Pero kung natutulog ka pa lang, sa gabi pa lang iniisip mo na ng nais mong gawin pagka umaga, maraming nakaprogram kumbaga sa isipan mo, sa utak mo, maraming nakaprogram doon, no? So pagka umaga, marami ka talagang gagawin kasi nakaprogram . Kaya kailangan yung ginagawa natin, lahat ng ginagawa natin nakaprogram yan sa ating isipan, sa ating utak. Kung walang nakaprogram sa utak mo, sigurado tamad ka gumawa, wala kang nais gawin kasi wala po nakaprogram sa utak. Kailangan ng isang tao maraming iniisip para maraming magagawa. Ayan mga kapartner, hanggang dyan na lang po ang aking sharing the ideas kung paano malalaman ang isang tao kung bakit tinatamad gumawa at magtrabaho. Kasi nagmula po yan sa ating iniisip at isipan. So hanggat dyan na lang, at salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe and paki-like na din ang ating video. And God bless to all. See you next video. Thank you.